President Ferdinand Marcos Jr. said the Philippines will not allow its military bases to be used for any offensive attacks. A week after the country allowed the United States to access four more of these sites under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro kataka-taka dahil nag-aalala sila, pero hindi naman tayo gagamitin, hindi tayo papayag ng Pilipinas, hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. The president was reacting to China's pronouncements that the new EDCA bases were endangering regional peace. PBBM said the addition of four new EDCA sites in Cagayan, Isabela, and Palawan should not worry China. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay pagpatuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. The President is in the province of Bataan as he led the commemoration of the 81st Araw ng Kagitingan at the Mount Samat National Shrine in Pilar, Bataan. The chief executive honors the country's World War II heroes, asking Filipinos to have faith and look to the future with confidence as they face everyday challenges. He said the Filipino nobility of his spirit was once again demonstrated in the last worldwide crisis. What better example of that Filipino nobility of spirit could there be than what was once again demonstrated in the last worldwide crisis? Where our men and women rose to the challenge of facing an unseen enemy, a new global challenge. President Marcos expressed his gratitude to Filipino heroes who fought, bled, and died in Bataan, saying they have shown the way to make the best citizens of the Republic. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory to God.